na po ng ano, ng suit. Baradong barado na, kaya wala na hong pumapasok na boost. Hindi niya ngayon ma-sense na malakas na yung bugat ng turbo. Kaya dahil sa hindi niya ma-sense, ayaw magbigay ng fuel. Kasi akala niya walang binubugay yung turbo. So hindi magbibigay barado ng fuel kasi barado po eh. Oh. Wait lang. Pero lilinisin lang daw, hindi siya palitin na ano. Ngayon kung masisira talaga, bibili po tayo. Pero ito po sigurado maruming marumi po ito. Sigurado ng bukas makukuha to ng after lunch siguro. Mga ano oras after? After lunch po, mga alas 7 ng gabi. Ay mga kapatid, kahapon po nakausap ko na yung may-ari nitong Ford Everest na to. Ano bang pangalan? Pangalan? Ruby Solaina. Oh, si Ma'am Ruby Solaina. Ngayon yung kanyang hubby, yung kanyang husband ay nasa ibang bansa. Ang sabi po ni Ma'am Ruby, kung pwede daw po na i-vlog ko yung problema ng kanyang Ford Everest. Kasi ang problema po ng kanyang Ford Everest, una, may check engine. Walang power. Ano pa, Rudy, ang mga problema nito? Ha? Ayaw mag-RPM. Hindi rin gumagana turbo. Hindi gumagana yung wastegate, actuator. Naku, ang daming problema. Sa unang tingin mo, akala mo ang may problema yung wastegate. Kasi walang vacuum at iyangat yung wastegate actuator ng turbo. So, hindi po gumagana yun. Kaya sa unang tingin mo, naku, baka may problema yung actuator. Pero dahil nga sa may check engine siya, iniscan po ni Rudy, yung ating supervisor dito. Sa mga mekaniko, ang nakita po niya na error code or fault code ay P0107. So nakalista po dito sa aming job order yung mga error codes na nai-scan po namin sa mga sasakyan. So ang lumabas po sa P0107 ay ito pong MAP sensor, MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor. Pakihawak mo muna to, Rudy. Ayan. Mga kapatid, ang trabaho po nitong sensor na to ay sukatin yung pressure na lampas doon sa 14.7:1. Itong nahihigop natin na hangin na yan, 14.7 yan. Ngayon, lahat ng lalampas doon, yung po yung absolute pressure na nanggagaling na dito sa ating turbocharger. Yan. So, kailangan ma-recognize or maitulak kasi ba, ano to ha, busto. So, itutulak ngayon, nung pressure na yon, yung silicon film sa loob nito. At kapag ka naitulak po siya, maglalabas ito ng signal or voltahe or kuryente papunta doon sa ECU. Kaso ang problema, ito po, ipinakita ko kahapon, sobrang dumi nito. Yan. Sobrang dumi. Pero nung nilinis namin, wala na rin pong naging epekto. Hindi na rin siya nagtrabaho, nagperform. Kaya nagpabili na po kami nito. Ibig sabihin, sira na yung electronic. Ngayon, papaandarin ko ngayon itong engine na ito pa ang nakakabit para makita nyo po kung ano ang magiging problema. Ikakabit ko muna itong sirang pyesa. Kaya mga kapatid, ikinabit ko muna kahit na hindi ko na inilagay doon sa manifold. Kasi ito po, good as dead po itong pyesa na to. Wala na siyang activity, kaya magkakaroon po ngayon ng check engine doon sa ating dashboard. Ngayon, makikita nyo rin yung performance ng engine, mahina, low power to, hindi siya halos nag-high RPM kasi nga po sira na yung MAP sensor. Okay, Rudy, start mo nga. Yan. So, wala itong ano, wala itong malakas na RPM. Sige nga, revolution mo nga. Ilan? 2,000 lang? Tignan mo nga doon. Naka-check engine. Ayan. Yun na yun. Yun na yung pinakamalakas yan. Naka-check engine ba? O, pakita mo yung check engine. Kita yung check engine doon. Ayan. Ayan mga kapatid, naka-check engine yan. At yan na yung sagad na RPM. Sagad na yan. Okay. Ngayon, ganito. Ngayon, ganito. Lika rito. Sarento. Lika rito. Tingnan nyo po ha. Simple yung problema. Patayin mo muna, Rudy. Patayin mo muna. Yan. Mga kapatid, ito po, dahil sa nilinis na rin namin yung manifold nito, dahil sobrang dumi, yun po kasi ang sumira doon sa sensor. Pinasok po ng suit, pinasok ng langis, yung loob ng sensor kaya nasira.
Ngayon, kailangan namin bumili ng bagong sensor kasi defective na talaga siya. So ito, malinis ng manifold nito, malinis ng EGR nito. Ibabalik ko ngayon itong socket. Ito na, sarento. Tanggalin ko na ulit dito kasi ito po yung sirang sensor. Masyado matigas pala to, no? Ayun. Okay. Tanggal na yung sirang sensor. Ibabalik ko na yung bago. Ito, pakita mo yung bago. Ayan, nakakabit na po yung bago. Ayan, isasaksak ko na rito. Okay. Ayan, okay na. Nakasaksak. Sige, Rudy, start mo. Parang magdadahilan lang to. Ayan na. Guwara na. Andar pa lang. Alam mo na na okay na. Sige, rev mo. Galit. Nagalit. Sige, tingnan mo ngayon kung may check engine pa. Pag meron, o ano, wala na. O, revolution mo. Okay. Awat. Patayin mo na. At ayusin mo tong terminal ng battery, ha. Nakakaya sa may-ari. Ayusin mo to. Yun, mga kapatid. Okay na. Bakit? Kasi po, nag-work na itong sensor. Naglalabas yan na ng signal na meron na siyang nakukuha ang absolute pressure. So kapag ka nagbigay na siya ng signal doon sa iyong ECU, magbibigay ngayon ng dagdag na fuel at tumatapat na yung kanyang RPM doon sa pressure na ibinubuga ng turbo. So magwo-work na siya. At lahat po ngayon ng electronic na incorporated dito sa MAP sensor, gumagana na. Kasi po mga kapatid, kung ito sira, tapos magbibigay ng fuel, na dagdag na fuel, yung ating mga injectors, naku, uusok ng maitim yan. Kaya po ang nangyari doon, ininvalid nung system na makapagbigay pa siya ng fuel kasi nga po sira yung absolute pressure sensor, itong MAP, manifold absolute pressure sensor. Kaya po, hindi talaga siya gagana ng maayos para maprotektahan na rin ang iyong makina. So yun ang trabaho ng manifold absolute pressure sensor, kaya po ito ay tapos na. Ito na, bago na po yan. Okay, sa halagang magkano ang bili dito? 5,000 plus yung trabaho namin sa pagki-cleaning. Kaya po, kung ma-experience nyo yung P0107, ayan, ang problema, manifold absolute pressure sensor at makikita yan sa scanner. Ngayon, kung wala kayong scanner at na-experience nyo, low power, hindi gumagana yung actuator ng turbo, ayan, baka ito ang problema. Okay mga kapatid, ito po, ipakilala ko po sa inyo yung mga bisita ko kanina, dalawang Pajero Fieldmaster, magkapatid sila, parehas silang may Pajero at parehas din po ang kanilang mga problema. Romy. Kuya Romy, tapos? Rick. Francisco. Kuya Rick, apelyido? Francisco. Francisco, oh, taga Makati. Ay, isa ang inyong problema sa buhay. Anong problema mo, sir? Ay, yun, palagi na lang overheat. Dalawang bukas na. Ah, ganun din sa'yo. Ano ba, sir, yung sasakyan mo rin? Parehas. Parehas na parehas ito, Pajero Fieldmaster. 4M40. Ah, nag-overheat din siya, pero yun, hindi ko na ginagamit muna. Kasi nga nag-overheat. Pero naipagawa nyo na yun? Top overhaul din. Top overhaul. Sa'yo? Top overall din. Top overall din. Isang mekaniko lang. Ay, hindi. Magkaiba. Makati sa akin. Makati sa iyo, sir. Margina. Kasi yan ang problema ng 4M40. Yung kanyang cylinder head na original, kapag kayan ay na-overheat, eh hindi talaga kayang i-torno. Kasi merong metal dyan sa cylinder head nyo na hindi kayang i-reface nung torno, nung talim nung torno. Ito yung pakita ko sa inyo. Okay. So ito yung lumang cylinder head nung Pajero na yon. Kaya mo bang maipakita yung kay Ka Jojo Jesuitas? Ka Jojo Jesuitas, nandito na po yung radiator mo. Siguro next week aandar na po ang inyong Pajero. So ito, sir, yung metal na to, yan. Yan ay hindi kaya ng torno. Kaya itong aluminum, marireface niya, pero ito ay inaayawan nung talim ng torno. Kaya hindi rin siya papatag yung surface. Kaya pag inilagay mo ulit doon, overheat ka na naman. O, ang ginagawa ngayon ng iba, kinakapalan nila
yung gasket. Yung merong tatlong cut-out, minsan nga may limang cut-out pa yon. Kaya lang masyadong makapal yon, hindi rin yun tumatagal. So ang mangyayari, paulit-ulit lang yung patap overhaul nyo at yun na nga ang nangyayari, di mo na ginagamit. Naiinis ka na. Di ba sir? Ikaw din, Kuya Rick. Lalo na. Mas malaking sisirain eh. Yan na mo tibalbas ko eh. Dahil ako, na-experience ko na rin yan. Meron din kaming tinap overhaul, pero noon-noon pa yon. Nagpabalik-balik sa amin at ang problema nga, itong cylinder head. Mabuti na lang ngayon, may nabibiling cylinder head na galing ng Korea. Baka mamaya sabihin nyo, eh Korea lang pala yan eh. Eh mas gusto ko Japan. Kaya ayaw nila ngayong i-let go yung original na Japan. Eh mga kapatid, yung Pajero, kung alam mo yung Galloper, Korea yun. Mm. Kung alam mo yung mga Hyundai na yan, na ginamit din yung technology ng space gear, ang makina nun, 456, si Starex, ganun din. No, naiba nga lang yung pangalan pagdating kay Starex. So, yung technology ni Pajero na Japan, yun din yung ginagamit na technology ni Hyundai nung panahon nila. Ngayon kasi iba na rin eh. So, kaya kung makakabili ka ng cylinder head na gawang Korea, match na match po yan dito sa cylinder head nung inyong mga 4M40. Ilan na rin po yung naikabit namin ganito na cylinder head at wala namang kaming nagiging problema. So, isang trabaho lang, tapos na problema mo. Bago kasi kayo nagkaroon ng malaking problema, na-overheat kayo eh. Yung thermostat niya, bagong overhaul siya, palit ng thermostat, nasa Batangas kami, naglock siya. Hindi siya bumuka. Nag-overheat ako noon. Pangalawa yun, pin-overheat ko uli. Yan na naman. Kaya kayo nag-overheat, yung tubig lumalabas. Yun nga yung tinatawag nating back pressure. Pagka ganun ang sitwasyon talaga, hanggat maaari, miyat maya, naglalagay ka ng tubig. May heater to, di ba? Pero hindi naman nagagamit. Hindi nagagamit. Tapos yung mga Japan, may heater din. Pero hindi nagagamit. Nagkakaroon ng mga leak doon yung coolant. Dapat kung hindi mo na nagagamit yung heater, pakundem mo na yan para yung flow ng mga coolant, hindi na siya papasok doon. Kaya nauubos. Kaya minsan tuloy, hindi mo alam saan nang gagaling yung leak. Patira mo na eh. Yung kay sir, meron siyang ano, oil cut scan. Tingnan mo, Sargento. Ayun o. Oh. Ayun yung oil cut scan niya. Oh. Puro tagas na ng langis. Eh kaso ang problema rito, malaki nga yung hose na nilagay. Eh, tingnan mo naman ang ginawa. Oh. Naglagay lang ng mga ganito para ma-seal niya. Eh kaso hindi naman talaga masisil yan eh. Malakas po yung buga nung ano doon, nung breather. Tapos, pagdating doon sa oil cut scan mo, mapupuno ng langis, maharangan. Kaya ang mangyayari kapag ka naharangan, yung breather, yung hininga, sinasakal mo siya. Kaya pag sinakal mo siya, magkakaproblema talaga makina mo. O kaya hindi advisable yung may oil cut scan. Ngayon, kung malakas na talaga yung blow-by, ang talagang dapat gawin nyo, overhaul. Eh ngayon, natatakot si Kuya Rick. Siyempre. Pag napunta tayo sa overhaul, mawawala yung pang-body lip. Mawawala yung body lip. Dapat may body lip eh. Oo. So, akita nyo, pakita mo ulit yung oil cuts ka, no? Ayan, oh. Tatanggalin na yan. Oh, tatanggalin na natin na yan. Niremedyohan na nga lang yan, nilakihan yung inlet eh. Pero hindi yan yun. Ang problema, kahit lakihan mo yung inlet niyan, pag napuno, eh wala pang ang 1/4 liter, eh malakas yung buga, mapupuno ng langis. Maharangan, mababarahan. So parang sinasakal mo ngayon yung makina. Kung sino man yung nag-invento nun, huwag mo natuloy. Ito, pagtiwala natin. Ha? Yung ino-overhaul ko na Pajero na Exceed na nandoon sa likod kay Sir Jojo Jesuitas, nasa Los Angeles yan, sa California. Ngayon, medyo nagtagal na rin sa amin itong Pajero na to kasi sobrang dami po talaga ng trabaho. Kaya pasensya ka na po, ka Jojo Jesuitas, pero patapos na po tayo. Natigil lang ako dahil yung inyo pong radiator eto. So hindi ako pumayag na ilagay itong radiator nyo. Ayan o. Kung titignan nyo po, talagang barabarado na yung mga butas sa loob. Ayan. Tapos pati dito, napakadelikado na niya. Hindi ko na po ito mairirekomendan na gamitin nyo. Bagong overhaul, bago ang cylinder head nyo, tapos ang radiator nyo, eh bulok na. Bulok na. Sayang. Kaya ito po, bumili na po ako. Ka Jojo, ito po yung radiator na ikakabit sa inyo. Yan. Baka mamaya, mapansin nyo, ito manual. Pero yung binili ko, automatic. Kasi walang available.
wala pong problema diyan, wag lang po yung automatic lalagyan mo ng manual. Yun yung ano, yun yung hindi pwede dahil wala kang oil cooler. Pero kung manual ang unit mo at lalagyan mo ng pang-automatic na radiator, wala pong problema yan kasi parehas ng tayo yan. Parehas din ng mounting yan. Ayan, oh. Yun nga lang, ito, meron siyang oil cooler. Hindi naman natin gagamitin to. Hindi natin gagamitin yan. Oo. Kaya, yan, bago na po ang inyong radiator. Replacement para diyan sa mga 4M40 na engine. Napaka-importante po na kung nag-overheat kayo, dinala nyo sa shop at tinap overhaul, pero yung pinagmula ng problema, hindi naman naayos. Nako, o-overheat ulit kayo. So, gastos na naman. Ngayon, kung halimbawa, naka 4M40 kayo at original pa yung cylinder head, medyo matindi yung overheat nyo, kausapin nyo mabuti yung machine shop. Kasi alam nila yan eh. Sila yung unang-una makakaalam kung yung cylinder head na galing sa kanya ay magwo-work pa sa inyong makina. Dapat talaga heart-to-heart talk yun. Kasi kapag ka isinalpak mo na, binuo mo na, at ilang andaran lang, nag-back pressure kagad, overheat ka na naman. Sayang ang pera. Ganyan nangyari sa akin. Oo. Dalawang beses, kada ilalayo mo, yun ang problema. Ito po ang Pajero na to, 4M41 naman yan. Malapit na pong matapos yung differential nito. Ngayon, kapag ka pumasok ang Mitsubishi, puro Mitsubishi na. Ito, pakita mo. Oh, ang dami po natin dito, Adventure. Ayun, hanggang doon, Adventure, at may Fieldmaster pa po doon. Ayan, pakita mo yung kay Ka Christina. Ito, pakita ko sa inyo, bagong overhaul to. Kuya, ito, pinalitan din to ng cylinder head. Oh, bago rin po ang cylinder head nito. Papaanda rin na lang to, ilalagay po dito yung radiator na yun. Ngayon, ang problema mo rito, Kuya Rick, ito, sumasayad dito. Ayan, sa tornillo lang naman. Mm-hmm. Eh, kaya gusto ko sana i-lip. Pag na-lip yan, mawawala yung sayad. Meron na rin po akong kinonvert na rack and pinion ng mga Pajero. Ha? Yun nga po, Judge pa yun, si Judge de la Peña. Dinala po sa Bohol yun. Kinonvert ko po ng rack and pinion, yung kanyang Pajero. Walang wego. Next project. Kasi maganda po ang rack and pinion. Yung ano na yun, yung Everest na yun. Ayun, pakita mo sa rento. Kahit modelo yan, gearbox pa rin yan. Eh, kaya malaking wego. So, maganda rin po na ma-convert natin ng rack and pinion. Baka may iba pa kayong problema. Sa puso ba, may problema kayo? High blood ka ba? O ano? Ha? O ibang sakit sa puso yung wish meron na? Wish ko lang na. Sana, dalawa puso ko. Ayan, si Kuya Rick, taga Makati, dyan mismo sa munisipyo, Jerry Rivera. Yan. O yan, paring Jerry. Panoorin mo to. Panoorin mo yan, kasama mo to sa sa ano bang department kayo ron? General Services. Freelancer, contractor. Nako, mas mapera tong contractor. Hello, sir. Okay na po yung inyong Ford Everest. Ayan, nako, galit na galit na kanina yung makina, malakas na malakas na. At yun nga po ang naging problema, nasira po yung map sensor. Yung map sensor kasi na yun, kasama na rin po doon yung baro sensor. Mix na yung pinagsama na. Kaya nung nasira po yun, talagang ininvalid yung inyong makina. Pero ngayon, okay na po. Gusto naman po, nagkataon lang walang pasok. Kaya maraming salamat at nagawa mo yung sasakyan ko, sir. Balita ko po, mahilig din kayong mag-kukumpuni dyan, mag-DIY. Ganun na lang din, pag walang ginagawa, nagbubuting-ting. Muntik na akong sumablay sa pangako kay ma'am eh. Kaya sabi ko sa kanya kahapon, after lunch, pero mga 7 p.m. O ma'am, wala pa 7 p.m. Mas 6:30 pa lang. Basta ba sure. Ganda ng time planning mo sa paggawa. Ayos. Sir, taga saan? Nasaan po ba kayo ngayon? Kuwait po. Sa Kuwait. O yan. Sir, kaway-kaway po dyan sa mga kasama nyo dyan. Sige po, batiin nyo na po, sir. Maraming salamat. Paggawa ulit ng sasakyan ko. Pwede na ulit ihataw sa long drive yan. Pag-uwi. Ayan po, nagkasama po. Alam niyo naman po dito sa Autorance. Ayan po, yung mag-asawa, nagkasama po kahit na, ano tawag ito, digital. Ayan. Digital relationship po yan. Pag may sira sa sakyan, uutusan ng asawa. Ayan, opo. Ayan, sir. Ibibigay ko na po yung sasakyan at birthday po pala ng anak nyo, kaya para makaalis na po sila, ma'am. Salamat po. Maraming salamat ulit, sir, sa paggawa. At
Saktong-sakto yung oras na matapos. Oo. Oo, sakto-sakto po kami. Okay po, sir. Bye-bye po.